sa daigdig ng sindak at lagim. Hindi ka ba nagtataka? Sa mga una pang nagtaka, dito sa daigdig ng sindak at lagim, ay wala pang napabalita ang bumalik ng buhay. Lalakbayin mo pa rin ba? Halina at samahan niyo ako maglakbay sa daigdig ng sindak at lagim. Si Pedring ang baston at ang mutya ng butiking itim. Isinulat ni Charlotte. Nakahinga ng maluwag si Pedring nang sa wakas ay natuntun rin niya ang kuwebang itim. Agad siyang pumasok sa loob niyon upang hanapin ang pakay. Napakadilim. Wala siyang makita ni maaninag man lang. Kung bakit kasi naihulog niya ang dala niyang flashlight sa ilog na kanyang dinaanan kanina. Nagpasya siyang sanayin na lamang ang paningin sa dilim at talasa ng pakiramdam. Nag-umpisa na siyang humakbang. Maingat niyang kinapa ang nilalakaran gamit ang hawak na tungkod na pilit ipinadala ng kanyang lolo. Hindi nagtagal ay napansin niya ang dalawang tila gatuldok na liwanag na kumikislap-kislap. Ang butiking itim. Natitiyak niyang wika sa isip. Isa kasi iyon sa palatandaang sinabi ng kanyang albularyong lolo tungkol sa butiking itim, na ang mga mata niyon ay katulad sa ilaw ng alitaptap at kumikislap-kislap. Pagkalapit niya roon ay humingi siya ng pahintulot dito na makakuha ng mutyang pag-aari nito gaya ng tagubilin ng kanyang lolo. Maya-maya'y lumiwanag ang buong paligid ng sobrang nakakasilaw, dahilan para mapapikit siya. Napakasakit sa mata ng liwanag na iyon. Para bang nahilam sa sabon ang kanyang mga mata sa hapdi. Pilitin mong makadilat sa silaw ng liwanag para makuha mo ang mutya. Dahil kung hindi mo iyon magagawa ay tuluyan kang mabubulag. Umaalingaungaw sa isip niya ang bilin na iyon ng kanyang lolo. Sa takot na tuluyang mabulag ay pinilit na idilat ni Pedring ang mga mata. Tiniis niya ang labis na hapdi habang hinahanap ang pakay. Alas, hayon ang mga mutya. Hindi nag-aksaya ng sandali. Mabilis na nilapitan ni Pedring ang kinaroroonan ng mga mutya. Sa hitsura ng mga iyon ay natitiyak niyang ang mga mutya na ito ay ang mutya ng butiking itim. Wala itong halos ipinagkaiba sa itlog ng ordinaryong butiki maliban sa kulay nitong napakaitim. Napakarami ng mga mutya, kaya naisip niyang ano kaya kung kumuha siya ng ilan pa roon. Subalit agad ding nagbago ang isip. Ang isa ay sapat na. Ang mahalaga ay gumaling ang anak kong si Maya at ang iba pang kababayan kong may malubhang sakit. Matapos isabit sa leeg ang supot na pinaglagyan ng mutya, ay agad siyang nagpasalamat sa nilalang na may-ari niyon. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang sa kanyang pagtalikod sa kinaroroonan ng mga mutya ay tumambad sa kanya ang napakaraming butiking itim. Ang itsura ng mga ito ay katulad sa ordinaryong butiki, ngunit may mga tila tinik sa likuran. Itim na itim at kasing laki ng isang malaking bayawak. Hindi niya inaasahang ganoon ang itsura ng mga iyon, kaya't napasigaw siya sa gulat. Ah! Ang pangit na bayawak! Napaatras siya ng hakbang at nawalan ng balanse.
dahilan para bumagsak ang kanyang puwitan sa mabatot basang sahig ng kuweba. Napasigaw siya sa sakit. Aray ko po, aray! Ang puwitan ko! Nadurog yata ang buto. Maingay, nadaing niya. Dahan-dahan siyang tumayo habang himas ang nasaktang bahagi ng katawan. Nagsimula siyang baybayin ang daan palabas ng kuweba. Ha? Anong nangyari? Bakit nawala ang daan? Bakit biglang nagsara? Labis ang pagtataka na tanong niya. Nanindig ang kanyang balahibo nang makarinig ng matitinis na tawanan ng kung ano-anong nilalang na pinanggagalingan niyon. Maya-maya'y sumabay na rin ang tawa ng malalaking boses naman. Pinagana niya ang pakiramdam at mas pinatalas ang paningin sa dilim. Ah! Malakas niyang sigaw nang tumambad sa paningin niya ang iba't ibang uri ng mga nakakatakot na nilalang. Tama ang sinabi ng kanyang lolo. Ang kuwebang iyon ay pinamamahayan ng iba't ibang uri ng mga engkanto at maligno. Anong klaseng mga nilalang kayo? Huwag kayong lalapit sa akin. Lumayo kayo! Sigaw niya sa pagitan ng mga nakahihindik na tawanan ng mga ito. Kay lakas ng loob mong pumasok rito sa aming tahanan. At pagkatapos ay kami pa ang iyong uutusan. Isa kang hangal na lapastangan. Dumadagundong na wika ng napakaitim na kapre. Wala akong masamang intensyon. Tanging ang mutya ng butiking itim ang aking pakay. Pahintulutan niyo na akong makaalis. Walang sino man ang nakapapasok dito na nakalalabas ng buhay. Pero kung nais mong pagbigyan ka namin, ay kailangang may kapalit. Wika ng isang itim na tikbalang. Ano ang kapalit? Ang pinakamahalagang mayroon ka ngayon. Sabad ng itim na duwende. Napaisip si Pedring. Bukod sa mutya na kinuha niya roon sa kuweba, ay wala nang iba pang mahalagang mayroon siya sa mga oras na yun. Pero ang mutya ng itim na butiki lamang ang pinakamahalagang mayroon ako. Kung ganon, ay iwan mo yan sa amin kapalit ng iyong buhay at aalisin din namin ang iyong alaala. Muling sabi ng duwende. Hindi pwede. Mahalagang maiuwi ko ito para malunasan ang sakit ng aking anak at ng aking mga kababayan. Mariing tanggi ni Pedring. Kung gayon, buhay mo ang kukunin namin. Banta ng tikbalang. Walang pagpipilian si Pedring. Hindi niya maaaring isuko ang mutya dahil doon nakasalalay ang buhay ng nag-iisang anak, pati na rin ang mga kababayan niya. Humigpit ang hawak niya sa baston na tangan. Kung kinakailangan niyang isugal ang kanyang buhay, ay gagawin niya. Panginoon, alam kong hindi mo ako pababayaan. Bulong na dasal ni Pedring. Kung kinakailangan ko kayong labanan, ay gagawin ko. Maiuwi ko lamang ang mutya. Talagang hangal kayong mga tao. At sa akala mo ba, matatalo mo kami ng hawak mong patpat? Pang-uuyam ng duwende. Napalunok ng sariling laway si Pedring nang maisip na tama ang duwende. Walang laban ang hawak niyang tungkod sa mga ito. Subalit buo ang kanyang loob, lalabanan niya ang mga maligno. Akmang susugod ang itim na tikbalang nang biglang lumiwanag ang tungkod ni Pedring. Nag-atrasan ang mga maligno, kabilang ang tikbalang at tila natakot na nagsisikobli sa likod ng maitim na kapre. Ang tungkod na yan! Malakas na wika ng mga iyon. Dahil sa nakitang reaksyon ng mga maligno, ay lalong lumakas ang loob ni Pedring na labanan ng mga ito. Siya naman ay umamba ng sugod nang pigilan siya ng kapre. Sandali, ang tungkod na yan ay pag-aari ng matandang pinuno ng mga engkanto. Paanong napasa kamay mo yan?
Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ang tungkod na ito ay matagal ng panahong pag-aari ng lolo ko. Matigas niyang sagot. Bakit hindi na lang iyan ang iwan mo sa amin? Kapalit ng mutya na kinuha mo. Suwestiyon ng tikbalang. Paano ako makasisiguro na makalalabas ako ng buhay rito, kapalit nitong tungkod? May isang salita kami, Ginoo. Iwan mo ang tungkod na yan at makakalabas ka ng buhay rito. Paniniyak ng kapre. Nag-aalinlangan man ay inihagis ni Pedring ang hawak na tungkod sa harap ng mga maligno. Matapos iyon, ay muling lumitaw ang lagusan ng kuweba. Hayan, Ginoo, makakalabas ka na. Ani ng kapre. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pedring. Dali-dali niyang tinungo ang lagusan at patakbong lumabas. Walang lingon-likod ang ginawa niyang pagtakbo. Kailangan na niyang makabalik sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Habang walang tigil sa pagtakbo, ay nakarinig siya ng huni ng mga ibong panggabi. Wak! Wak! Napahinto siya at napatingala sa itaas ng kalangitan. Anak ng may aswang payata rito. Kinakabahang turan niya. Binilisan niya ang pagtakbo. Palakas naman ang huni ng ibon. Sinundan iyon ng paghangin sa paligid, kaakibat ng tunog ng pagaspas na parang nanggagaling sa malaki at malapad na pakpak. Sumigaw siya ng malakas nang may dumamba sa kanyang likuran. Napasubsob siya sa lupa at nagpagulong-gulong pa ibaba. Nasa itaas na parte pa kasi siya ng bundok kung kaya't pababa ang daan. Halos mamilipit sa sakit si Pedring nang tumama sa malaking bato ang kanyang katawan. Aray! Mukhang magkakadurog-durog muna ang mga buto ko bago ako makauwi sa amin. Namimilipit na daing niya. Hindi pa man siya ganap na nakakatayo ay narinig na niya ang paghuni ng wakwak na ibon. Palatandaan na sinusundan pa rin siya ng aswang. Pinilit niyang tumayo at kumaripas ng takbo. Ayaw pa niyang maging midnight snack ng aswang na yun. Takbo, Pedring! Takbo! Wika niya sa sarili. Halos mapugto ang ugat ng puso ni Pedring sa takot at gulat nang humarang sa kanyang harapan ang nakakatakot na itsura ng aswang. Agad siyang dinamba nito at napailalim siya rito. Akmang kakagatin nito ang kanyang leeg. Mabuti na lamang at may nahawakan siyang tila sanga ng puno at mabilis na inihataw iyon sa aswang na wakwak. Sa lakas ng pagkakahampas niya ay napaalis iyon sa pagkakaibabaw sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis siyang bumangon at muling pinaghahataw ng tangan niyang sanga ang aswang na muling sumugod sa kanya. Bawat paghampas niya rito ay naglalagutukan ang mga buto niyon na para bagang nadudurog. Lupaypay na bumagsak ang wakwak at hindi na gumalaw pa. Patay na yata, wika niya. Mahinang nilalang. Tinakot mo pa ako, isa nga lang naman palang katapat mo. Anya pa. Pinagmasdan ng hawak na sanga at doon lamang niya napagtanto na iyon ang baston ng kanyang lolo Jose. Paanong napunta ito rito? Samantalang iniwan ko ito sa mga maligno ron sa kuweba. Buong pagtatakang tanong sa sarili. Muli niyang itinuloy ang pagtakbo ngunit hindi pa nagtagal ay may humarang na naman sa kanyang daraanan. Isang tikbalang! At mas nakakatakot pa ang itsura nito kaysa sa tikbalang na nakaharap niya sa kuwebang itim. Malakas iyong umuungol habang papasugod pa sa kanya. Inihanda ang sarili. Mahigpit ang naging paghawak ng dalawa niyang kamay sa baston. Sumigaw siya ng malakas ng salubungin ang pagsugod ng tikbalang. Nakipagbuno siya rito gamit ang tungkod ni Lolo Jose. Napakalakas ng tikbalang, subalit hindi siya nagpatinag.
Kailangan niyang makauwi ng buhay. Hindi niya tinigilan ang paghataw ng baston sa katawan ng tikbalang. Katulad sa wakwak ay tila nagkadurog-durog ang mga buto niyon sa tuwing tatamaan ng baston, hanggang tuluyan niyang napatay ito. Noon lang niya naunawaan kung bakit pilit iyong ipinadala sa kanya ng kanyang lolo Jose. Ito ay para pala magamit niya sa mga masasamang nilalang na makakalaban niya. Nagpatuloy sa pagbaba sa lihim na bundok si Pedring. At sa daan ay marami pa siyang nakasalubong at nakalaban na masasamang nilalang. Halos maubusan na ng lakas si Pedring. Hindi niya sukat akalain na napakarami palang masasamang nilalang na nananahan sa bundok na iyon. At nagsipaglipa na kung gabi. Hataw rito, hataw roon. Tila hindi na siya nauubusan ng kalaban. Nakahinga siya ng maluwag nang pumutok ng liwanag. Naglaho na ang mga nilalang na humahabol sa kanya. Lolo! Lolo Jose! Narito na ako! Dala ko na po ang mutya. Nagsisisigaw na balita ni Pedring. Malayo pa man siya sa kubo nila. Masaya siyang sinalubong ng kanyang lolo at kinuha sa kanyang mutya ng itim na butiki. Tanging ang mutya na may kakayahang magpagaling ng mga kakaibang sakit dulot ng masasamang mambabarang sa kanilang lugar. Agad na gumawa ng gamot si Lolo Jose at dinasalan iyon ng banal na orasyon. Gayun din ang mutya ng itim na butiki na ibinalot ni Lolo Jose sa puting-puting tela at ipinerdible sa loob ng damit niya bago inumpisahan ang panggagamot sa apo nitong si Maya na anak ni Pedring. Tila nagdahilan naman ang bata dahil agad itong bumalik sa dating sigla matapos gamutin ng matandang albularyo. Nang mga sumunod na araw ay ang mga tao naman sa bayan ang ginamot ni Lolo Jose sa tulong ng mutya ng itim na butiki. Kalaunan ay nakaharap ni Lolo Jose ang mambabarang na nagdulot ng sakit sa kanilang lugar. At ito ay nagapi niya. Kaya mula noon ay muling naging mapayapa ang bayan nila. Ayon kay Lolo Jose, ang baston ay sa mismong kuweba ding iyon niya nakuha matagal na panahon na ang nakalipas. Ito ay ipinagkaloob sa kanya ng pinuno ng mga engkanto matapos niyang mapatunayan na may malinis siyang hangarin sa pagpunta roon. Ang baston na isang uri ng mutya ng marmol. Kung kaya ganoon na lang ang tigas at tibay niyon, at ang sino mang tatamaan niyon ay tiyak na madudurog ang buto, gaano man kalakas na nilalang ito. Hindi naglaon ay ipinamana rin ni Lolo Jose ang baston at mutya ng itim na butiki kay Pedring upang maipagpatuloy nito ang mabuting adhikain. Wakas! Palingalingang naglalakad si Grace sa kagubatan. Dala niya ang bagong cellphone na ginagamit sa pagbablog. Kinukuhaan niya ng video ang sarili habang naglalakad. Mahilig siya sa ganitong lugar. Malalaki at matatayog ang mga puno. Guys, tingnan niyo! Sobrang taas ng mga puno. Para akong duwende kapag tumabi, oh! Kinakausap niya ang kanyang followers sa video. Itinutok pa niyang kamera paitaas upang ipakita kung gaano katayog ang mga puno. Maya-maya ay may nakita siyang isang ahas na gumagapang sa lupa. Nanginig siya dahil sa takot. Agad na inilipat niya ang kamera sa ahas. Maingat siya sa pagkilos dahil baka makita siya ng ahas at tuklawin siya. Izinom niya ang kamera upang makita ng malapitan ang itsura ng ahas. Itim na itim ang itsura nito at mabagsik. Tayong-tayo rin ang ulo habang gumagapang. Nilukuban ng takot si Gray, hindi siya makagalaw. Maya-maya ay biglang huminto ang ahas at humuni ito ng malakas. Patingin-tingin ito sa paligid na
para bang may nararamdaman. Ilang sandali pa ay may dumating na isa pang ahas. Kulay itim din ito, ngunit kulay pula naman ang mga mata. Maingat na pinanood ni Gray ang dalawang ahas habang kinukuhaan niya ng video. Nagkubli siya sa malaking puno upang hindi makita. Nagsimula ng maglaban ang dalawang ahas. Naglingkisan ang mga ito at kinagat ang bawat isa. Galit na galit ang mga ahas. Walang ayaw magpatalo. Kitang-kita kung paano nilang pinapatay ang bawat isa. Maya-maya ay tumatagas na ang dugo sa katawan ng mga ito dahil puno ng sugat ang kanilang katawan. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi na gumagalaw ang itim na ahas na kulay pula ang mga mata, habang ang isa naman ay nanghihina at sugatan. Mabagal na gumapang ang ahas. Sinundan ito ni Gray upang kuhaan ng video. Hello guys! Alam kong nanonood kayo. Kinikilabutan din ba kayo? Ako kasi, oo. Parang naiihi ako sa takot. Pero halika, samahan niyo ako. Tingnan niyo kung anong mangyayari sa ahas na yon. Nakita ni Gray na namimitas ng damo ang ahas gamit ang bibig nito. Ninunguya nito ang damo at pagkatapos ay iniluluwa. Itinapal nito ang mga nginuyang damo sa kanyang mga sugat. Nanginginig ang katawan nito. Maya-maya pa ay bumuka ng malaki ang bibig nito. Tila sumusuka ang ahas. Puro laway ang inilalabas niya. Malapot at parang malagkit. Kasunod nito ay may iniluwa siyang itim na bato. Guys, nakita niyo ba yon? Mukhang nakalunok ng bato kaninang ahas habang nakikipaglaban. Kaya ngayon iniluwa na niya. Siguro hindi natunaw sa tiyan niya. Biglang naalerto ang ahas nang marinig dito ang ingay na naputol na tuyong sanga. Natapakan ni Gray ang sanga dahil napaatras siya ng bahagya. Biglang tumayo ang ulo ng ahas. Galit na galit ito. Humuni siya na para bang pinoprotektahan ng batong iniluha. Malikot ang ulo ng ahas. Tila ba hinahanap kung saan nang gagaling ang tunog na narinig. Sa sobrang takot naman ni Gray ay nabitiwan niya ang dalang cellphone at bumagsak sa lupa. Natuon na sa kanya ang atensyon ng ahas. Biglang gumapang itong palapit sa kanya. Hindi kita sasaktan. Aalis na ako. Babalik na ako sa tent. Hinihintay na ako ng mga kasama ko. Parang awa mo na. Huwag mo akong saktan. Parang naintindihan naman siya nito. Umalis ang ahas at bumalik sa dating pwesto. Sinamantala iyon ni Gray upang makaalis sa lugar. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at pada-pada pang tumakbo palayo. Pero sinundan siya ng ahas. Kahit sugatan ito, mas mabilis nitong nasundan si Gray. Nilingkisan nito ang binti ni Gray. Tuluyan na ngang nadapa si Gray dahil sa takot. Huwag mo akong tuklawin. Hindi naman kita papatayin. Parang awa mo na, layuan mo ako. Nauutal at nangingiyak niyang sabi. Gumapang lang ang ahas sa katawan ni Gray hanggang sa makatapat ng ulo niya sa mukha ng dalaga. Malakas na napasigaw si Gray nang bigla siyang ambaan ng tuklaw sa mukha. Sinamantala naman ito ng ahas. Habang nakabuka ang bibig ng dalaga, ay isinubo nito ang batong itim. Nang matiyak na nalunok na nito, ay iniwan na niya si Gray. Namilipit si Gray at pilit na isinusuka ang batong nalunok. Maya-maya pa, ay nag-iiba na ang paningin niya. Lumalabo at naghalo-halo na ang kulay sa paligid. Tulong! Tulungan niyo ako! Tiningnan pa niya ang cellphone na nakakabit pa sa monopod. Nakatutok ito sa kanya. Nagsimula nang mag-iba ang kanyang pakiramdam. Nagiinit ang kanyang buong katawan. Lumalakas din ang kanyang pandinig.
Naririnig niya ang mga kaibigan mula sa tent. Tulog pa sila nang iwanan niya kanina, pero ngayon ay mukhang nagkakasiyahan ng mga ito. Nakaramdam siya ng pagdaramdam dahil hindi man lang siya hanapin ng mga kaibigan. Narinig din niya ang pangangantsaw nila. Nalaman niyang kapag wala siya ay puro kasiraan pala ang sinasabi nila. Namimilipit na sa sakit si Gray dahil parang hinahalukay ang kanyang katawan. Nararamdaman niya na umiinit ang bato na nasa loob ng kanyang tiyan. Maya-maya pa ay nararamdaman niyang kumakapal ang kanyang balat at natutuyo ito. Naninigas ang katawan niya dahil sa nanunuyong balat. Nakalipas ang ilang sandali ay unti-unting nabibitak ang kanyang balat. Mas pinatuyo pa ito ng sikat ng araw. Napapasigaw siya sa sakit dahil para siyang binabalatan. Kusang natutuklap ang natutuyong balat. Napapaungol siya sa sakit. Dahil sa init ng katawan at pagtuklap ng balat, ay hinubad ni Gray ang damit upang makaginhawa. Maya-maya ay nakaramdam siya ng yabag na papalapit. Pagapang siyang lumapit sa malaking puno at nagtago. Hindi niya maaninag ang paligid dahil sobrang labo ng kanyang paningin. Tanging pakiramdam lang, pandinig at pang-amoy ang kanyang ginagamit upang malaman kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Sino ka? Nauutal niyang tanong nang maramdaman niyang malapit na sa kanya ang taong naglalakad. Hindi siya sinagot nito, subalit nalaman niyang babae ito dahil mabango at amoy bulaklak. Anong kailangan mo? Muling tanong ni Gray. Ngunit hindi pa rin siya sinagot. Nararamdaman niyang naupo ang babae sa tabi ng isang puno at sumandal. Naramdaman niyang nanghihina ang babae. Naamoy niya ang malansang dugo. Pakiramdam ni Gray ay sugatan ng babae. Hindi na lang niya ito kinausap. Hinayaan na lang niya itong manatili roon. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Gray. Ma? Pa? Pagtawag niya habang papasok sa loob ng kanilang bahay. Binabalot siya ng takot at kabahabang nililibot ang tingin ng sala. Nagkalat ang mga dugo sa buong bahay. Nilakasan pa niya ang pagtawag sa mga magulang dahil sa sobrang pag-aalala. Ma! Pa! Tatakbo na sana siya sa silid ng mga magulang nang marinig niyang may ingay sa kusina. Mabilis siyang nagtungo roon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nagkalat din ng dugo sa kusina. O anak, nandyan ka na pala. Bungad na sabi ng tatay niya. Nakasuot ito ng apron habang may kung anong tinatadtad. Sinayasat niyang mabuti ito. Nakilala niya kung kaninong paa ang nasa ibabaw ng malaking kahoy na tadtaran. Nasaan sila, Papa? Natatarantang tanong niya. Sino? Kampanting sagot naman ng kanyang ama. Sina Blue, Yel at Violet. Ang mga kaibigan ko. Nasaan sila? Itinaas ng kanyang ama ang hawak nitong paa na tinatadtad. Ito yata, anak. Sa tingin mo, kanino to? Pa! Mga kaibigan ko po sila! Tumutulo na ang mga luha sa kanyang pisngi habang kinakausap ng pasigaw ang ama. Wala kang kaibigan, anak. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan. Kung hindi kami, balang araw, ikaw rin ang papatay sa kanila. Kailan pa ito gagawin? Kapag hindi mo na kaya? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan, tandaan mo. Pagkain sila. Pagkain! Pagkatapos ng litanyang iyon, ay inilapat ng kanyang ama ang putol na paa sa tadtaran at saka pinagpuputol-putol gamit ang matalim na itak. Nanlumo naman si Grace sa ginawa ng kanyang ama. Maya-maya ay dumating ang kanyang ina
na hinahatak ang isang patay na katawan. Violet! Sigaw niya. Ma! Ma! Napaupo na siya at napahagulgol. Oh anak, mabuti naman at dumating ka na. Malapit na tayong kumain. Kalmadong saad ng kanyang ina. Hindi! 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 Napabalikwas siya ng bangon. Aray! Daing niya nang muling maramdaman ang sakit ng kanyang katawan dahil natutuklap na ang kanyang tuyong balat. Panaginip. Buti na lang panaginip. Anya nang maalala ang pangyayari. Pero napaisip siya. Pagkatapos ay napahagulgol. Naalala niya ang mga narinig na masasamang usapan ng mga kaibigan niya kanina. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa panaginip. Tama si Papa. Hindi ako dapat nakikipagkaibigan. Tumulo ang kanyang luha. Ang panaginip na yon, hindi iyon isang panaginip lang. Totoo ang lahat. Nakikipagkaibigan siya at dinadala sila sa kanilang bahay upang maging pagkain. Mga kanibal sila. Gustuhin man niyang talikdan ang bahay na iyon, wala siyang magawa. Dumarating ang oras na hinahanap niya ang lasa ng karne ng mga tao. Maya-maya pa ay napasigaw siya ng matindi. Bawat kilos niya ay nahuhulog ang mga natuklap na balat sa lupa. Isa-isa na rin niyang inalis ang iba pang nakadikit sa katawan upang makaginhawa. Hanggang sa matanggal ng lahat. Sumapit na ang gabi, naging normal na ang paningin ni Gray. Malinaw niyang nakikita ang paligid. Tiningnan niya ang sarili. Naging malinis at nangingintab ang itim niyang balat. Mabilis niyang kinuha ang cellphone upang tingnan sa camera nito ang sarili. Nabigla siya nang makita ang kanyang mukha na tila ahas. Humaba rin ang kanyang dila at nagkaroon ng hati sa dulo kagaya ng sa ahas. Nang umanga siya ay nakita niya ang kanyang mga pangil, matutulis at mahahaba. Nabitiwan niya ang cellphone at napahalukip-kip. Maya-maya ay naririnig niya mula sa kanilang tent ang kanyang mga kaibigan na nagkakasayahan. Nag-igting ang kanyang galit. Mga walang malasakit! Sigaw niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya hinahanap ng mga ito. Tama si Papa. Walang lugar ang kaibigan sa mundo ko. Mabilis siyang kumilos para siyang ahas na gumapang sa lupa. Nakakagapang din siya sa sanga ng mga puno. Mabilis niyang narating ang kanilang tent sa tabi ng ilog. Naroon ang mga kaibigan niyang nagiinuman, nagkakasayahan. Mga walang hiya! Sigaw niya. Natigilan ang mga kaibigan niya nang makita siya. Halimaw! Sigaw nila at pagkatapos ay sabay-sabay na nagpulasan. Mabilis niyang sinundan ng mga kaibigan at isa-isang pinagtututuklaw. Nilingkis din niya ang mga ito hanggang sa magkabali-bali ang mga buto. Nang tuluyan ng mawalan ng buhay, ang mga kaibigan ay isa-isa niyang hinila ang katawan nila sa isang lugar. Naupo siya sa tabi ng mga bangkay. Kinuha ang braso ng kaibigang babae at kinagat ito hanggang sa naputol. Pagkatapos ay kinain niya ito. Sarap na sarap siya habang kinakagat ang braso. Parang sabaw niyang sinisipsip ang dugong tumutulo roon. Ang tagal din ng panahon ng pagtitiis ko na tumikim ulit ng ganitong karne. Dahil lang akala ko ay pwedeng kaibiganin ng mga tao. Pero nagkamali ako. Tama ang mga magulang ko. Mga pagkain lang sila. Mama, Papa, marami po akong pagkain pasalubong sa inyo mamaya.
Habang kumakain, ay narinig na naman niya ang yabag papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinalubong niya ito ng tingin. Isang babaeng nakatapis lang ng malapad na dahon ang kanyang nakita. Kayumanggi ang balat nito habang alon-alon ang buhok. Black Mamba. Tawag nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sino ka? Sino ang tinatawag mo? Napasinghap ang babae. Naglakad itong palapit. Naupo sa isang batong malaki. Pinapanood siya nitong kumakain ng sariwang karne ng tao. Mukhang magandang nilalang ang sinalinan ko ng aking mutya. Akala ko ay ordinaryong tao ka lang. Akala ko ay mamamatay ka dahil sa kapangyarihan ng mutya ng Black Mamba. Pero nagkamali ako. Malakas ka. Natalo mo ang kapangyarihan ng mutya. Kaya napasa iyo ang kapangyarihan nito. Ikaw yung ahas na itim? Tanong niya. Ako nga. At ngayon na nasa iyo na ang mutya. Panahon na para ako mamuhay sa gusto kong buhay. Ikaw na ang nagmamay-ari ng mutya. Bahala ka na kung saan at paano mo ito gagamitin. Tumayo ang babae at humakbang na paalis. Sandali! Pigil ni Grace sa kanya. Hindi na ba ako makakabalik sa dati kong itsura? Tanong niya. Makakabalik kung nanaisin mo. Napangiti si Grace sa narinig. Isa lang ang nabuong plano sa kanyang isip. Hanapin ng mga nambuli sa kanya. Mula pa noong siya ay bata pa. Nang lingunin niya ang babae, wala na ito. Masaya niyang inuwi sa mga magulang ang pasalubong niyang sariwang karne ng tao. Wakas. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking mga kwento. Antingera.